Kumusta po lahat? Nandito naman po tayo sa bago natin pag-uusapan na piso ng Pilipinas, Philippine currency. At ang piso na ito, mga kaibigan, ay nagiging matunog sa ating coin collector group o the Philippines, na sinasabi nila na ang year 2018 na piso new generation currency o NGC ay mahal daw po. So ipakikita ko po sa inyo ngayon ang hard to find NGC 1 peso of the Philippines, at mayroon ako ditong isa na normal coin, common coin na year 2018. Bakit po ba itong year 2018 ay may sinasabi nila na hard to find? So simulan po natin. Yan po yung nakikita nyo dyan sa harap sa video. Yan po ay ang normal 2018 na piso ng Pilipinas. Ayan po. Kung mababasa nyo dyan, mga kaibigan, si Jose Rizal. Si Jose Rizal po yan ating pambansang bayani ng Pilipinas. At ang engraver po nito ay ang BSP. Ayan po. Publika ng Pilipinas, year 2018. 1 peso. At makikita nyo ito, mga kaibigan, ay segmented threaded edge. Dito po sa likod, makikita nyo po dyan yung ating waling-waling at ang seal ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda pa po yung ano nito, yung edition tong kwarbarya na to, kasi wala pa ang gaanong dumi at gas-gas. Yan po, mga kaibigan. So magkano po ba ito sa ating local buy and sell as international? So ang coin po na ito, mga kaibigan, ay ginawa mula year 2017 to 2019. So nickel plated steel po siya, 6 grams, 23 millimeter ang diameter at 2.05 millimeter ang kapal. Ayan po, kasalukuyan po ginagamit ang barya nito ngayon sa Pilipinas. Ito po yung ating normal coin or common coin year 2018. Kung makikita nyo dyan, itong Jose Rizal at mint mark, ito po yung mint mark, ay magkahilera. So yung hard to find po nito ay yung pong upper mint mark na sinasabi nila. So mayroon po ako nyan at ipakikita ko sa inyo ang difference. Ito naman po yung isang year 2018 na upper mint mark. Paano po nangyari yon? Ito pong mint mark ay medyo napataas. Saka yung pangalan ni Jose Rizal ay napababa. Yan yung pong pagkakaiba ng dalawa. So, at mayroon pa pong pagkakaiba yan. Dito po napikita kanina. Yung pong letter R saka yung letter I nagkatapat dito. Yan po. Samantalang dito po sa isa, ayan po, yung letter R saka letter P naman na magkatapat. Ayan po yung pagkakaiba ng common year 2018 na piso sa hard to find na year 2018 na high mint mark. So, pagtabihin po natin para makita nyo yung pagkakaiba. Ayan, mga kaibigan. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng dalawa dito. Magkapantay yung mint mark saka pangalan. Dito naman po ay medyo tumaas. Mas po siya. Ayan. Yung pangalan niya. Din sa taas naman po, makikita nyo dyan. Ayan o. Yung normal ay magkatapat yung R saka P. Mantalang dito sa kabila, yung R saka I ay magkatapat naman. So, ito po yung hard to find NGC, 1 peso of the Philippines. Pareho lang po yan ang likod niya. At ito naman yung common coin na year 2018. So, magkano po ba ito sa ating local buy and sell labintahan, mga kaibigan? Ito pong year 2018 na high mint mark sa eBay po
ay mahal po ito, mga kaibigan, 2,000 ang isa. Kaya kung may naririnig kayo na mabinda nito ay may 2,000, may 3,000, yung 2,000 po totoo po yon sa eBay. Pero sa local buying sale natin po ay hindi po totoo, kundi ito lang sa Pilipinas. Kung sa Lazada man po kayo titingin nito, kung magkano sa Lazada, mayroon po nagbebenta ng 280 pesos, mayroon nagbebenta ng 99 pesos. Yan po yung presyo sa Lazada at magkaiba sila sa eBay. So, kung sa local buying sale naman natin, mga kaibigan, yung gantong bariya, yung high mint mark po, nagkakabintahan po ito ng mula 50 pesos, minsan 60 pesos, at mataas na po ang 100 pesos sa bio condition. Pero kung sa local buying sale, mga kaibigan, ay magbibinto siya ng 2,000, 3,000, ay sobra namang napakamahal nun para bumili ka ng peso, tapos maglalabas ka ng 1,000 pesos or 2,000, mga kaibigan. Pero ang pinaka-presyo talaga nito, ang pinakamura na nito na high mint mark, mga kaibigan, yan po ay 30 pesos, 40. At sabi ko kanina, umabot sa 60. Ayan, mga kaibigan. Kaya wag po kayong mag-expect na napakamahal ng barya nyo. Soon po, pag nagkaubusan na sa market o sa circulation mga gantong high mint mark, yan po ay magiging talagang mahal na at hard to find. So, yung pong common na year 2018, ito pong isa, yan po ay face value po lang po ito, mga kaibigan. Kaya wag ko pa yung mag-isip na yan po ay mabibinta ng mahal. Yun lang pong may value, yung high mint mark. So, ang pinag-uusapan po natin, itong piso na normal coin or common coin at yung high mint mark na piso. Kaya napakaswerte po nang makakakuha nito, na magkaroon ka nitong kopya, kasi napakahirap hanapin. At ito po ay nakita ko ngayon lang sa isang taong kong paghahanap ng high mint mark, ay ngayon po ako nakakita. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtangkilik, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Salamat po ng marami. God bless you. Bye-bye.